Dito po sa Acts chapter 8. Acts chapter 18 verse 23. Acts 18 verse 23, basahin po natin. Baliktad po ate yung camera mo. Baliktad yung camera mo, te. Di makita? Oo. Baliktad ka. Ayan. Hindi, baliktad ka eh. Ah, binaliktad ko pa si. Ayan. Nga pala. Ayan. Okay na po. Basahin po natin dito sa Acts chapter 18 verse 23. Sabi po dito, "And after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia, Phrygia in order, in Phrygia in order, strengthening all the disciples." Let's pray. Heavenly Father, we humbly ask your wisdom, Lord, to lead the devotion this evening. Turing up ang magsalutang ito and help us strengthen our courage, especially to respond your first commission, as what Apostle Paul did. We pray, O Lord, na kayo pang mauna sa ating pag-uswell. Pangihayag ang mga kapitanan. All of these things we pray this name. Pa rin po tayo sa missionary journey ni Apostle Paul. At sa ating pagpapatuloy ay doon na po tayo sa kanyang third missionary journey. Pero bago po tayo tumuloy o dumako sa third missionary journey ni Apostle Paul, balikan po muna natin yung mga naging kaganapan sa kanyang second missionary journey. So, yung po sa conclusion ng second missionary journey, ito po yung mga naging kaganapan. On his second missionary journey, Apostle Paul was able to encourage churches like those in Syria, Cilicia, Derbe, Lystra, Iconium, and Antioch. So he encouraged those churches na kung saan ay nasimulan po ng ni Apostle Paul on his second missionary journey. He also established churches like those in Philippi, Thessalonica, Berea, Athens, and Corinth. In this journey, in his second missionary journey, ito rin po yung time or beginning of long-lasting relationships. So nakapag-establish po dito si Apostle po ng mga relationships with other servants of God like Silas and Timothy. Dr. Luke and the brethren of Philippi such as Clement, Eodia, and Syntyche. And then Aquila and Priscilla, the brethren of Corinth like Gaius, Crispus, and the household of Stephanas. So yun po yung mga naging bagong kaibigan, na mga mananampalataya na nakasama ni Apostle Paul sa kanyang second missionary journey. On his second missionary journey, this was also the journey that provides much historical background to the New Testament. So dito po naisulat ni Apostle Paul yung Book of Galatians, Philippians, and 1 and 2 Thessalonians. And then, 1 and 2 Corinthians. Ito po ni Apostle po na isulat. Kasi itong mga books na ito, ito ay mga sulat po actually ni Apostle po sa mga churches, sa mga lugar na yan. So, dito rin na-introduce yung key person sa New Testament church who wrote the Gospel of Book of Acts. Timothy, to whom Paul wrote two epistles. So, sa gabing ito,
ang pag-uusapan naman po natin is patungkol po sa third missionary journey ni Apostle Paul. It's around 54 to 58 AD po yan. So, as an introduction, between the first and second journey of Apostle Paul, there was an interval of about 2 years. So, yung interval na yan, about 2 years interval, he spent long time in Antioch. So, nagstay siya sa Antioch for about 2 years. Sabi nga po dun sa Acts 14 verse 28, and there they abode long time with the disciples. So, about 2 years po yan, sabi sa pag-aaral, yung intervals ng kanyang mga missionary journey. Pag hindi siya lumalakad, umahayo to spread out the gospel, nandun siya sa Church of Antioch, which is his mother church. And then, the time na nag-visit po siya sa Jerusalem, the necessity of his visit to Jerusalem. So, dalawa po yan. Yung una, yung pinatawag po siya ng mga apostles. Bakit siya pinatawag? Yung ito kasi dito sa itong puntong ito, nagkaroon ng pagtatalo yung mga Jews dahil dun sa ginawa po ni Apostle Paul. Bakit? Dahil dun sa pakikisalamuhan niya sa mga Gentiles. Na even Peter, nakisalamuha din si Peter, pero pag may mga Jew, nagtatago si Peter. Kaya dahil dito sa kalituhan ng mga Jew, ay pinatawag si Apostle Paul in Barnabas sa Jerusalem, Church in Jerusalem, para linawin yung naging issue. So, malino naman po dyan yung sinabi ng ating Pino, neither Jew or Greeks. Ay hindi dapat, kumbaga wala dapat gap between them. So, in this manner ay nailino naman ni Apostle Paul yung mga kaganapan ito at naiayos. Yung last time, yung napag-aralan po natin last week patungkol naman sa kanyang pagbalik ulit sa Jerusalem, yun naman ay para maabutan niya yung feast of anong tawag ito? Feast of Baba. Feast of Pasko. Basta yung feast ng sa wilderness, o yung pagtawid nila. Kung saan sineselebrate doon yung sineselebrate doon yung dahil dun sa ginawa ni Moses sa mga Jews. So ang purpose ni Apostle Paul that time is not to celebrate the feast, but to reach out those people who will attend the feast. So, yun po yung napag-aralan po natin. And then, between the second and third journey of Apostle Paul, hindi rin siya masyadong nagtagal sa Antioch. So, dun niya sa second to the last part ng second missionary journey, saglit lang siya nag-stay sa church in Antioch, and then immediately ay siya po ay dumiretso agad sa Ephesus. So ganun po yung ginagawa. Papahinga ng konti, siguro fellowship with the brethren in the church in Antioch, and then immediately ay umaalis agad siya to spread out the word of God. Sabi nga dito, but he soon departed, perhaps anxious to fulfill promise made to the Ephesians on his second journey. Yun yung makikita po natin sa Acts 18:19-21. Ayan, sabi po dyan, and he came to Ephesus and left them there, but he himself entered into synagogue and reasoned with the Jews. When they desired him to tarry longer time with them, he consented not, but bade them farewell, saying, I must by all means keep this peace that cometh
in Jerusalem, but I will return again unto you, if God will, and sail from Ephesus. Peace of Passover. Ayun, peace of Passover pala yung binalikan niya. Doon sa last time na bumalik siya sa Jerusalem, yung feast of Passover. Para ma-meet na yung mga taong attend to reach out with the Word of God. Sa gabing ito, sa kanyang third missionary journey, pag-aralan po natin yung regions of Asia Minor. So, ano ba itong Asia Minor? Saan ba natin makikita yung Asia Minor na yan? Sabi po sa pag-aaral, yung ancient Asia Minor, kung tawagin before, during the time of Paul, tawag pa sa lugar na ito is Asia Minor, is a geographic region located in the southwest part of Asia, comprising most of what is present today, which is, ang tawag na ngayon ng Asia Minor is Turkey. The earliest reference to the region comes from tablets of the Akkadian dynasty, where it is known as the land of Haiti and was inhabited by Hittites. The Hittites themselves, referred to the land of Asua, or the earlier Aswia, which actually only designated the area around the delta of the river Kaister, but came to be applied to the entire region. Asua is considered as the Bronze Age. And then, lately, tinawag din po siya ng mga Romans and Greeks as Anatolia. Na literally, ang ibig sabihin ng word na Anatolia, rising sun. Place. Or place of the rising sun. Ito po yung map. I don't know kung nakikita niyo po. Ito po yung map ng Asia Minor. Ayan po yung mga cities niya, mga lugar. So, composed of several cities na yan po yung ilang mga lugar na naikutan na ni Apostle Paul during his first and second missionary journey. So, ito po yung mga regions na makikita po natin sa Asia Minor. Itong mga regions na to ay actually naikutan rin po ni Apostle Paul and with some other brethren sa kanyang missionary journey. Such as Ephesus and Galatia and so on and so forth. So ito, yan yung mga lugar na ayan, Phrygia, Galatia, Pontus, Thrace, Bithynia, Armenia, Urartu, Assyria, Cilicia, Pamphylia, Lycia, Pisidia, Lycaonia, Caria, Mysia, Ionia, Lydia, Troy. So yun po yung mga lugar na ginagalugad. Cities yung ginagalugad ni Apostle Paul. Tayo po ay ang ginagalugad minsan natin, barangay, subdivision. Si Apostle Paul ang ginagalugad niya mga cities. At hindi basta-basta mga cities na yan. May mga mayayamang syudad, may mga mahihirap din na syudad. So, ano ba yung purpose? Bakit binalikan ni Apostle Paul ang mga lugar na to sa Galatia and Phrygia? Una, to strengthening the disciples. What of his purpose? Why he go back to those areas in Asia Minor, such as Galatia and Phrygia, is the strengthening of the disciples. Sabi po nga dito sa Acts 18:23, and after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order strengthening all the disciples. So pag sinabing strengthening, sabi nga dun sa Matthew 28:20,
to observe all things whatsoever God hath commanded us. So, ibig sabihin, discipleship, yung ginagawa po ni Apostle Paul sa mga nanampalataya sa mga lugar na to. So, dinidisciple niya, nagtuturo siya ng salita ng Panginoon sa mga nag-respond dun sa mga lugar kung saan siya nakarating. Dito po sa lugar ng Galatia and Phrygia. Ito ay mga cities mismo, hindi lang ito isang barangay, kundi city mismo yan. Another thing is, bagamat ito yung third time ni Paul na babalik sa lugar na to, kumbaga, yung ibig sabihin yung tatlong beses na bumabalik siya doon is nandun yung desire niya to strengthen those people na nagtiwala sa Panginoon, nag-respond sa kanilang sa kanyang pagpahayag ng salita ng Panginoon. Such as, sabi po dito sa Acts 14:6-20, which is he visited this area on his first journey. So medyo mahaba to dito sa Acts 14:6-20. Basahin na lang mamaya. Yung mga pangyayari dito, dalawa. Una, dito yung time kung saan sa Listra ay dahil sa nagawa ni Apostle Paul and Barnabas sa Listra, tinagurian silang si Mercurius and si Jupiter. Si Apostle Paul is tinawag nilang Mercurius dahil nga dun sa magaling siyang magsalita. At Jupiter naman si Barnabas dahil dun sa ginagawa niyang sacrifices. So, another thing dito sa pangyayaring ito sa first journey niya sa lugar ng Asia Minor ay dito rin yung point na binabato din sila habang sila ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Nung bumalik siya nung second missionary journey, sabi dun sa Acts 16:6, "Now when they had gone throughout Phrygia and regions of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia." So, kung matatandaan po natin previously, dito nang galing si Timothy kung saan ay may good news siya kay Paul nung nandun siya sa Athens. Nang galing sa Galatia si Timothy during his their second missionary journey na may good news siya. Ibig sabihin, ang good news ni Timothy that time is most of the people in Galatia ay sumunod, nagpatuloy sa Panginoon. Kaya nga naisulat yung and then marami siyang naisulat na books dito sa or naisulat ni Paul yung Galatians on his second missionary journey. So this time, for the third time, for few periods ay nagstay siya sa Antioch at muli siyang bumalik sa lugar ng Galatia and Phrygia to strengthen again those servants of God doon sa lugar na yan, his brethren on that areas. So dito sa pangyayaring ito, pabalik-balik si Paul sa mga lugar na ito sa Asia Minor. Ano ba yung makikita po nating magandang action ni Paul? Una, yung kanyang courage. Yung kanyang courage and yung kanyang passion. Yung kanyang submission sa ating Panginoon. Sabi nga dun sa, kasi instruction ito ng Panginoon sa Acts 18. Dun sa Matthew 28:18-19, "Go ye and teach all nations, baptizing them." And then yung 20, sinasabi dun na, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." So, nandun yung courage ni Paul na makapag-respond sa ating Panginoon in order to strengthen those disciples na nag-respond sa pamamahayag po niya sa lugar ng Asia Minor, specifically sa Galatia and Phrygia. Kaya nga, hindi siya nagsayang ng oras
after niya makapag-stay for a while sa church in Antioch, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia. Hindi lang pala city, kundi country mismo, bansa ng Galatia and Phrygia, to strengthen those disciples there. So makikita po natin yung kanyang courage. Sabi nga ni David dito sa Psalms, "Be of good courage and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord." So this time, hindi lang naman madali kay Apostle Paul yung kanyang missionary journey. Hindi naman katulad right now na walang nag-oppose. So habang sila ay nagpapalaganap ng salita ng Panginoon, nandun yung mga Roman Empire, yung mga Jews under the Roman Empire na nag-oppose sa ginagawa ni Apostle Paul. Ibig sabihin, pinutuligsa din sila that time, pero si Apostle Paul ay hindi siya, kumbaga hindi siya nagsasayang ng oras hanggat siya ay may buhay pa, may hininga pa. He will spend time to spread out the word of God. He will spend time to strengthen his disciples who followed him by preaching the word of God. Another thing is discipleship. Isa sa mga magandang ipinakita ni Apostle Paul po dito is yung discipleship. So, sabi nga dun sa outline natin kanina, pangatlong beses na ni Apostle Paul na binalikan itong mga lugar ng Galatia and Phrygia. So what's the fourth, what, ano yung purpose, bakit niya binalikan? To disciple those disciples who followed them. Sabi nga ng ating pahinom doon sa Matthew 28:18, specifically verse 20, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Bumabalik si Apostle Paul po sa mga lugar na ito to teach them to observe all things, anuman yung ikinuman ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, "And I am with you always, even unto the end of the world." So, mga bagay na makikita po natin sa missionary journey ni Apostle Paul. Sa kanyang muling pagbalik sa mga lugar na ito for his third missionary journey. So dito pa rin sa lugar kung saan siya umikot ng first, second, and third. And this time, for his third journey, ang purpose niya is discipleship. Discipling those disciples na sumunod sa kanila. Na pag inirelate po natin sa atin, nagpapattern lang din tayo eh. Di po ba? Pinapattern lang din natin yung ginawa ng mga apostles that time sa ginagawa natin every time na tayo ay nagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Nandun tayo, nandun yung pagdi-disciple natin, na sana yung heart and mind natin, yung courage natin ay hindi mawala. Out of, yung iba na yung sitwasyon ngayon eh. Kung sila Apostle Paul ay may mga humahadlang na mga Jew, mga Greeks, who persecutes them, tayo, ang humahadlang naman sa atin is yung panahon, minsan yung tao mismo, walang interest, kasi most likely ay nasa last times na tayo. Kumbaga, ilan na lang yung hinahanap natin. Unlike their time, marami pa silang hinahanap. Sa time natin ngayon, probably, ilan-ilan na lang yung mga hinahanap natin na pinili ng tayo. Na sana, hindi tayo magsawang gawin kung ano man yung nararapat na yung testimony ni Apostle Paul ay maging testimony rin natin bilang sundalo ng ating Panginoon. So dito lamang po natin tinatapos yung ating